dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Halos lahat na nga yata ng lugar ay hindi mawawala ng kwento ng katatakutan. Bahay man yan, ospital, o kahit sa mismong lugar kung saan tayo nagtatrabaho. Ang iba ay nasasanay na sa ganitong kwento at tinatawanan na lamang. Pero magagawa mo pa bang tumawa kung ikaw na ang mapunta sa kwento ng kababalaghan at maranasan mo ang kababalaghang bumabalot sa lugar na ito? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Craig. Marami rin po akong binago na impormasyon dito sa sulat ko para hindi ako makilala ng mga kaibigan o kamag-anak ko. Sadyang kakaiba rin kasi ang ibabahagi kong kwento sa inyo ngayong gabi. Laman pa rin ang usapan sa lugar namin ang tungkol sa pagkamatay ng kapitbahay namin na si Vincent noon. Nasa kusina ako kasama ng mga kaibigan habang kumakain ng tanghalian. Wala pa rin bang balita, mga pare, kung paano namatay? Ngumunguya pang tanong ni Jasper. Hindi pa raw nila alam. Wala pa talaga makapagsabi kung paano nangyari yon sa kanya. Nagsandok ng kaning sabi ko at pinuno ng tubig ang baso. Nasasayangan talaga ako sa kanya. Ang gwapo pa naman. At ang tangkad pa. Pero sa huli, sa ganung paraan lang hahantong ang kamatayan niya. Ni hindi man natin makikita maski katawan niya na nasa isang kabaong dahil abo na lang siya ngayon. Grabe talaga. Patango-tango pang sabi ni Brian. Naging usap-usapan sa buong lugar namin ang misteryosong pagkamatay ni Vincent talaga. Natagpuan na lamang itong naninigas na parang yelo sa loob ng silid nito. Hindi na maigalaw pa ang kahit na anong parte ng katawan nito sa sobrang tigas maging ang buhok. Nakabulagta ito sa sahig at bali-bali ang mga kamay at paa na parang nahulog sa mataas na building. Maging ang dilat na mga mata nito'y hindi na maipikit. Yun ang labis na ipinagtataka ng lahat kung paanong nanigas ng gano'n ang katawan nito. At dahil hindi na rin maituwid ang katawan ng binatay na isipan ng pamilya nito, na ipakremate na lamang ang labi ng lalaki. Matapos makapagpahinga ay naunang nagpaalam si Brian at sinabing babalik na lamang bukas. Naiwan naman si Jasper dahil ire-repair nito ang nasirang gripo sa kusina. Pre, pwede ko bang mahiram ang motor mo mamaya? Nasira kasi yung sa akin kahapon pa. Ayoko na sanang mamasahe mamaya pagpunta ng trabaho. Naupo si Jasper at kinuha sa ilalim ng lamesa sa kanyang harap ang remote control ng TV. Sige, gamitin mo na muna. Tugon ko naman. Nakatapis ako ng tuwalya habang hawak ang sabonera. Mamaya mo na gawin yung gripo. Maliligo lang ako sandali. Magpahinga ka muna. Tumalikod na ako sa kaibigan at nagtungo sa banyo. Nang sumunod na araw ay bumisita muli si Jasper at muling ipinakita sa akin ang cellphone nito. Kailangan mong makita to, pre. Nakuhanan ko to kagabi nung pauwi ako galing sa trabaho. Dadaan pa sana ako rito para isauli itong motor mo. Kaso, hindi na ako tumuloy dito. Panoorin mo. Ipinahawak nito sa akin ang cellphone. Pagka-play ko naman sa video ay nakita ko ang babaeng nakaputi na naglalakad sa bubong ng isang bahay na malapit lang din sa amin. Nakatagilid ito kaya hindi malinaw sa video ang mukha. Pero ang umagaw, sa paningin ko ay ang makapal nitong buhok na umabot hanggang sa paa. At mula sa buhok na yon ay nakalabas ang anim na pirasong mga kamay na tila may sariling buhay at gumagalaw.
Nagtagal ng 34 na segundo ang video. Nagtapos ito sa parting humahaba ang anim na kamay mula sa loob ng buhok ng babae at humahawak sa isa pang bubong ng katabing bahay. Hindi mo man nakita kung saan siya nagpunta, kung anong mga ginawa niya, kunot noong tanong ko at tumitig sa kaibigan. Sa sobrang takot ko, hindi ko na nilingon pa pagkatapos kong kuhanan. Umuwi na agad ako. Muntik pa nga akong sumemplang sa bilis ng pagtakbo ko sa motor eh. Nanlalaki ang mga matang tugo naman ni Jasper. Pinanood pa namin muli ang video at ilang beses pa nga akong nagduda at sinabing baka inedit lamang yon ng kaibigan. Pero halatang nagsasabi nga ito ng totoo base sa tono ng pananalita nito. Wala rin bakas ng kahit anong kalokohan ng mga sandaling yon sa mukha nito. Nang araw ding yon ay nakasagap kami ng balita tungkol sa babaeng natagpuang patay sa sariling bahay nito na malapit lang din sa aming lugar. Pagkapunta naman namin sa naturang bahay ng biktima ay nagkatingin ang kaming dalawa. Pre, ito yung bahay na nasa video ko. Dito ko nakuhanan yung weirdong babae sa bubong. Ito yung mismong bahay na yon, hindi ba? Nilabas agad ni Jasper ang cellphone at muling pinanood ang video. Oo, eto nga. Bulalas ko naman habang seryoso ang mukhang nakatitig sa screen ng cellphone. Nang magtanong kami sa pamilya ng biktima ay sinabi ng mga ito na hindi maigalaw ang katawan ng babae sa sobrang tigas. Nagmistulang yelo ang katawan nito na halos hindi mahawakan dahil sa sobrang lamig. Kaya naman binalutan na lamang ito ng makapal na kumot. Pinatulungan buhatin para mailabas ng bahay. Ganitong ganito rin daw ang nangyari kay Vincent. Noong namatay ito, tumigas na parang yelo o kahoy rin ang katawan. Hindi matukoy kung paano namatay. Wala rin makitang bakas sa katawan nito na pinatay ito ng isang tao. Palakad-lakad at hindi mapakaling sabi ko habang kami nasa kusina. Nakaupo naman sa harapan ng lamesa si Jasper habang paulit-ulit na pinapanood ang video. Hindi kaya may kinalaman ang babaeng ito sa pagkamatay nila, pre? Ang sabi ni Jasper habang nakatitig pa rin sa screen ng cellphone. Posible, sambit ko at lumapit sa kaibigan. Pero ang tanong, sino naman ang babaeng yan? Saan siya nanggaling? Tumabi ako sa lalaki at pinanood ding muli ang video. Hindi sino kundi ano. Anong klaseng nila lang ang babaeng ito? Yan ang dapat na tanong dyan. Siguradong hindi ito tao, pre. Kitang-kita mo naman, may mga kamay sa buhok. Paniguradong hindi rin ito aswang. Mas kakaiba ito. Naningkit ang mga mata ni Jasper habang nakatitig sa cellphone. Binalot ng hiwagang isipan naming dalawa hanggang sa magsawa akong panoorin ng video. Pagsapit naman ng hapon ay nagpaalam ng umuwi si Jasper upang magsagawa ng sariling nitong imbestigasyon. Balitaan mo na lamang ako kung may nahanap ka ng detalye tungkol sa babaeng yan. Ingat ka. At sinarado ko ng pinto. Inihatid ni Jasper ng hapong yon ng kanyang lola at kapatid na babae sa terminal ng bus. Luluwas ng Pangasinan ang mga ito at mananatili roon ng isang linggo. Hindi ako makakasama sa mga ito dahil may trabaho ako at hindi pa pare-pareho ang schedule. Gabi na nang siya ay makauwi sa bahay. Hindi na niya magawang umidlip kahit saglit sapagkat nawala na ako ng ganang matulog. Nakalimutan nga niyang matulog kaninang umaga dahil buong maghapon siyang nasa bahay ko. Sa pagtingin daw niya sa relo noon, lumampas sa 7 na ng gabi. Napagpasyahan niyang manood na lamang ng TV habang naghihintay sa oras ng kanyang trabaho. Panggabi siya ng mga araw na yon sa konsignasyon. Habang siya ay nakaupo sa sofa at nakaharap sa telebisyon, unti-unti naman siyang dinapuan ng antok hanggang sa hindi ko na namalayan ang paglipas ng mga sandali. Nang malimpungatan siya ay agad niyang tinignan ang relo. 5 minuto na lamang bago ang 12. Nataranta siya dahil lagpas na ang oras. Dali-dali siyang tumayo at pinatay ang TV. Naghilamos na lamang siya at umakyat sa silid para magbihis. Kasalukuyang siyang nagpapalit ng damit nang makarinig ng mga paang naglalakad mula sa bubong ng kanilang kapitbahay.
Hindi na raw niya gaanong pinansin dahil baka isa lamang itong ligaw na pusa. Subalit pagkaraan naman ng ilang sandali, bigla raw nawala ng kuryente at mabilis na binalot ng dilim ang buong paligid. Napahinto na siya sa ginagawa at nakiramdam. Patuloy pa rin ang ingay na naririnig niya sa bubungan. Doon na raw siya kinabahan, Papa Dudut. Agad niyang naalala ang babaeng nakuhanan niya sa video. Halos lumundag ang kanyang puso habang pababa ng hagdan. Pagsilip niya sa bintana ng sala ay nangunot ang kanyang noo dahil may ilaw naman sa poste at mga kabahayan. Para makasigurado, nagpa siya siyang lumabas ng bahay subalit hindi mabuksan ang pinto. Tumindi ang kanyang kaba, agad niyang dinampot ang cellphone sa sopa at sinindihan ang flashlight nito upang magkaroon ng liwanag sa paligid. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan nang makarinig ng ingay sa banyo na nasa kusina na animoy may taong naliligo. Bumigat ang kanyang dibdib nang makitang bumukas ang pinto ng banyo. At makalipas lamang ng ilang sandali ay lumabas mula roon ang isang babaeng nakaputi. Sumasayad sa lupa ang makapal nitong buhok. Walang kulay ang mga mata, puting-puti naman ang mukha at buong katawan nito. Napatras na raw si Jasper at ang laki ang mga mata. Nang tamaan ng ilaw ng kanyang cellphone ang babae na si Lian niya, ang anim na mga kamay na nakadugtong mula sa loob ng buhok nito. May itim ang kulubot ng mga kamay, mahabang mga daliri at matutulis ang mga kuko. Habang papalapit ang babae, unti-unti siyang nakaramdam ng labis na ginaw. Pakiramdam daw niya ay binabalutan siya ng niyebe sa buong katawan. Sobrang lamig na halos hindi siya makagalaw, Papa Dudut. Napapapikit na lamang siya at sumandal sa pinto na kahit na anong gawin niya ay hindi mabuksan. Nais niya raw sumigaw ngunit pinipigilan siya ng takot sa kanyang dibdib. Pakiramdam kasi niya ay mas lalo siyang mapapahama kung gagawin yon. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang manigas habang nakasandal sa pinto, nanginginig at naluluha. Hindi makahinga, ilang sandali pa ay naramdaman niyang umawak sa kanyang mga paa at binti ang mga kamay ng misteryosong babae. Doon na raw siya napasigaw dahil sa labis na pagkapaso sa lamig. Hinila siya ng mga kamay patungo sa kinakaroonan ng nilalang. Nanatili lamang siyang nakapikit habang sumisigaw. Hindi niya na raw kayang makita ang maputing mukha ng babae na kasindak-sindakong tititigan. Ilang saglit lamang ay naramdaman niyang gumapang ang mga kamay patungo sa ulo niya. Unti-unting nanigas na parang yelo ang kanyang leg hanggang sa hindi na ito maigalaw. Sunod na hinawakan ng mga kamay ang kanyang braso. Dahan-dahan ding nanigas at bumigat ang mga ito. Bawat parte ng kanyang katawan na hinahawakan ng nilalang ay tumitigas na parang yelo hanggang sa manigas na ang buo niyang pagkatao. Nang mga sandaling yon ay mata na lamang ang nakagagalaw at ang utak na lamang din ang aktibo sa kanya. Sa isip na lamang niya, siya nakapagsasalita. Halos lahat na yata ng santo ay tinawag na niya para lamang humingi ng tulong subalit tila hindi nakakarating sa taas ang kanyang mga panalangin. Sa pagkakataong yon ay idinilat na niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang babae. Ganon na lamang ang pagkagimbal nito nang unti-unting magbago ang itsura nito. Lumobo ang mga mata nito maging ang bibig at mga pisngi na tila gustong sumabog. Hindi nagtagal ay tuluyan ngang sumabog ang mukha nito at nagkalat ang likido sa sahig. May tumulo pa nga sa kanyang mukha at biglang tumunog ang kanyang cellphone. Subalit hindi na niya ito maisagot. Dahil hindi na niya maigalaw ang kanyang mga kamay, dumulas na ito sa kanyang palad at dumiretso sa sahig habang patuloy na tumutunog. Pagtitig niyang muli sa babae na silayan na nito ang mukha nito. Isang nilalang na tao ang katawan at hayop naman ang ulo na may pagkakahawig sa isang mabangis na leon. Hindi pa raw nagtapos ang malagim na eksena. Pagkaraan ng ilang sandali muling lumobo ang mukha ng babae at sumabog. Sa pagkakataong yon, hawig naman sa isang maalahalimaw na kabayo ang mukha nito. Hindi na kinaya ni Jasper ang mga eksena. Naramdaman niyang tila nagyayelo na rin ang lamang loob niya sa katawan. Hindi nagtagal ay kusa na siyang nawalan ng ulirat.
abang dilat pa rin ang mga mata. Nang bitawan nito ang kamay at nagmistulang yelo ang kanyang katawan sa tigas. Maging ang paligid ay tila apektado rin sa labis na lamig dahil nagyelo pati ang tubig na nasa baso na nakapatong sa lamesa. Papadudot doon na raw nagising si Jasper pero hindi na siya bumalik sa sariling katinuan. Palagi siyang may sinasabi na kasama niyang mag-isa lang. Palagi may kausap at kakwentuhan kahit na wala naman siyang kasama. Kaya labis ko rin pinagtataka ang mga nangyari sa kanya noon. Awang-awa ko rito at hindi mapigilan ng pangingilid ng mga luha ng masilayan siyang kinakausap ang sarili niya. Ay naman sa iba nilang kapitbahay ay nakakita umano ang mga ito kagabi ng isang babaeng nakaputi na naglalakad sa bubong ni na Jasper. Tinawagan umano nila ang lalaki ngunit hindi nito sinasagot ang cellphone. Wala naman naglakas loob na pasukin ang bahay nito dahil sa takot. Napako ako sa kinakaupuan habang nakatitig sa sahig ng bahay ng kaibigan ko. Hindi ko alintana ang mga tao at mga pulis na nagkakagulo sa loob. Nakatulala lamang ako habang iniisip ang video na nakuhanan ng aking kaibigan. Nang ako'y tila matauhan, palihim kong dinampot ang cellphone ng kaibigan ko sa sahig at lumabas ng bahay. Ipinakita ko naman sa barkadang si Brian ang naturang video at ikinuwento ang misteryosong nagaganap sa aming lugar. Alam mo bang nagsabi sa akin ang tatay ko? At parang may alam yata ako sa mga nangyayari rito. Isinaulin ni Brian ang cellphone sa akin noon. Anong ibig niyang sabihin? Pwede mo ba akong samahan sa kanya? Tara! Tugon niya at agad kaming bumiyahe papunta sa kabilang bayan upang bisitahin ang ama ni Brian sa ancestral house nito. Inilapag ni Mang Seryo ang dalawang juice na tinimpla nito para sa aming dalawa. Pagkatapos ay umupo na rin ito sa lamesa. Nasa komedor kami ng mga oras na yon. Dad, ikwento mo na kay Craig yung sinabi mo sa akin kanina na unang uminom ng juice si Brian. Oo nga pala. Tumayo ang matanda at pagbalik nito, may dala itong makakapal at lumang mga dyaryo. Naku, noong pang dekada 80 ang mga dyaryong ito, iho. Aba, nandito karamihan yung mga balita at kaganapan noong kapanahunan ko bilang pulis. May hinahanap na isang dyaryo si Mang Seryo at nang makita ito ay agad nitong inabot sa akin. Ayan, basahin mo. Tungkol yan sa isang misteryosong patayan noong 1970s. Kung saan ay natatagpo ang matigas na parang yelo o kahoy ang katawan ng mga biktima. Ay nako, hindi na nga raw may galaw ang mga parte ng katawan nila, aba. Ang ilan naman sa mga yan, sinubukang biyakin ang katawan at nako, nakitang punong-puno ng matigas na laman ang mga lamang loob at buto. Hanggang sa lumipas na lang ang panahon, hindi natuklasan kung sino ang gumawa niyan. Pakumpas-kumpas pa ang kamay ng matanda habang nagkukwento. Binasa ko na nga ang artikulo at ayon doon ay nagtagal ng mahigit isang linggo ang pangyayari. At sa loob ng araw na yon ay 13 katao ang nabalitaang namatay sa magkakaparehong paraan. Sa lugar din nila mismo naganap ang patayan. Nahiwagaan ako sa aking nabasa. Pareho ang paraan ng pagkakapatay. Pareho ang lugar kung saan ito nangyari. Ibig sabihin mayroon akong hindi nalalaman sa nakaraan ng kanilang bayan. Kung nangyari na ito noon, siguradong nasa lugar lang din natin ang sagot. Wika ko habang nakatitig sa dyaryo. Kanino tayo magtatanong doon? Baka wala nang nakakalam na nangyari na rin pala yon dati. Nilingon ni Brian ako. Magkakilala ako. Tara, samahan mo ako. At agad din kaming umalis para bumalik sa lugar namin. Nagtanong ako sa kakilala kong si Lola Celia, isa sa matandang residente ng lugar na yon. Dati ito nagtitinda sa palengke at suki ito ng kanyang ina. Marami ding nalalaman ang matanda pagdating sa mga aswang, multo, inkanto at mga usaping kababalaghan. Subalit nang tumugon ito sa amin ay sinabi nitong wala itong alam tungkol sa isang killer sa lugar namin na ginagawang yelo o kahoy ang katawan ng biktima. Pero nirekomenda nito ang mas nakakatanda nitong kapatid na nasa kabilang bayan pa. Mas marami mo na itong nalalaman dahil isa itong albularyo at espiritista.
Napaluwas tuloy kami ng hindi oras at pinuntahan ang address ng bahay ng matandang si Aling Morana na nasa Bagong Baryo. Magalang kaming nagpakilala rito at tinanggap naman kami ng matanda kahit medyo mataray itong magsalita. Ikinuwento ko ang buong pangyayari at ipinakita na rin ang dyaryo tungkol sa mga frozen victims noong 1984 sa lugar namin. Sumunod ay ipinanood ko sa matanda ang video ng babaeng lumalakad sa bubong. Nanlaki ang mga mata ng matanda na nakasuot ng salamin nang makita ang nilalaman ng video. Bakit po? Napatayo ako sa antigong upuan. Sabi akong marinig kung ano ang isasagot ng matanda. Kagagawa nito ng babaeng kahoy. Isa itong sinaunang nilalang na naengkwentro ng ating mga ninuno noong unang panahon. Nakikita raw nila ito minsan na nakatayo o di kaya naglalakad sa bubong ng mga bahay. Binansagan itong babaeng kahoy dahil ginagawa nitong kahoy ang katawan ng mga biktima. Ang babaeng kahoy ay nakasuot ng puti, mahabang buhok at walang mga kamay dahil ang kamay nito ay nasa mismong ulo na natatakpan ng makapal nitong buhok. Paliwanag na matanda habang matalim na nakatitig sa amin. Alam niyo po ba kung paano pinatay ng babae ang mga biktima niya? Napatayo na rin si Brian sa kinakaupuan. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa ang kakaibang uri ng pagpatay, pero alam ko kung ano ang mga senyales na darating sa inyong tahanan ng babaeng kahoy. Ayon sa ating mga ninuno, una ay maririnig mo ito naglalakad sa inyong bubong. Pagkatapos ay mawawala ng kuryente ang inyong bahay at sa huli doon napapasok ito sa loob para patayin sa takot at lamig ang biktima. Paliwanag muli ng matanda. Ano po ang totoong pagkatao niya? Saan siya nagmula? At bakit siya nang bibiktima? Sino ba talaga siya? Seryoso mukhang tanong ko. Tumitig ang matanda sa akin. Walang nakakaalam sa tunay niyang katauhan. Hindi ko batid kung ito ba'y isang uri ng demonyo, engkanto o maligno. Basta ang alam ko lang ay isa ito sa mga nilalang na bigla na lamang sumusulpot sa lugar natin noong sinaunang panahon. Ibinaling ng matanda ang tingin sa hawak na dyaryo. Ibig sabihin po ba nito ay marami pa silang mga nilalang noon sa bayan natin? Bahagyang namilog ang mga mata ko. Sa katunayan, bago pa man bansagang lugar ng mga aswang ang Kapis, ang bayan ninyo, talaga ang unang binahayan ng iba't ibang klase ng mga elemento. Nung unang panahon kasi marami ang mga mangkukulam at mga kulto na naninirahan sa lugar ninyo. Hindi malayong isa sila sa mga may kagagawan kung bakit numadami ang mga alagad ng dilim doon. Sa panahon ngayon, marahil ay isa na lamang alamat o katang-isip sa isipan ng mga tawang tungkol doon. Pero ang babaeng Niebe, ako na lamang ang sa tingin ko'y natitirang buhay na magpapabalik sa inyong alaala sa kwento ng babaeng ito. Bakit naman po niya binalikan ang aming lugar? Si Brian ang nagtanong. Walang nakakaalam, tugon ng matanda at tumitig sa aming dalawa. Sa pagkakatanda ko unang naganap ang pagpatay na ito noong 1950s. Ang mga namatay ay nasa 13 katao. Naulit naman ang pangyayari noong 1984. 34 na taon ang pagitan. At sa pangalawang pagkakataon, 13 tao rin ang napabalitang namatay kagaya ng nakasaad dito sa dyaryo. Muling umupo ang matanda. Nagkatingin ang kami ni Brian noon, Papa Dudut. At ngayon ay muli pa itong naulit sa bayan namin. 34 years din ang pagitan. Pero sa ngayon ay ilan pa lamang ang namatay sa aming lugar? Aling Morana? Ibig sabihin ba nito hindi titigil ang babaeng kahoy hanggat hindi nakukumpleto ang 13 persons na papatayin niya? Bulalas ko sa matanda. Tama ka. Tugon naman ni Aling Morana. Paano namin siya makukontra? Biglang tanong ni Brian. Tumingin sa malayo ang matanda. Sa oras na mangyari sa inyo, ang dalawang senyales ng kanyang pagdating ay magsindi agad kayo ng maraming kandila sa buong paligid ng inyong bahay upang hindi kayo mapasok dahil takot siya sa apoy. Huwag ninyong tatanggalin ang mga kandila hanggat hindi natatapos ang mga araw ng pagkuha ng 13 biktima. Kailangan ay sindihan niyo ito gabi-gabi upang proteksyonan ang inyong tahanan.
paliwanag ng matanda sa aming dalawa. Tandaan ninyo, tuwing hating gabi lamang siya dumarating at walang makapipigil sa pagpasok niya sa inyong mga tahanan kundi ang apoy. Kaya napakahalaga na marami kayong mga kandila sa bahay. Isa pang bagay na kailangan ninyong malaman, kadalasang pinapatay niya ay mga gising pa sa mga oras na kanyang pagdating. Dagdag pa nito. Maraming salamat po Aling Morana. Ngumiti ako sa matanda. Makalipas lamang ng ilang minuto ay nagpaalam na kami rito. Ibig sabihin maaari pang makapangbiktima ang babaeng yon sa ibang mga bahay. Kahit makaligtas man tayong dalawa sa sumpa niya, marami pa rin siyang makukuhang buhay. Hindi ba dapat ay paalalahanan na natin ang buong mga kapitbahay natin? Suhestyon ni Brian habang nakasakay kami sa bus. Masyadong malaki ang bayan natin. Mahihirapan tayong gawin yon, lalo't hindi tayo makakasiguradong maniniwala silang lahat sa atin. Basta ang sabihan mo na lang ay yung mga kaibigan, kakilala at kamag-anak ninyo na nasa lugar lang din natin. Huwag mo nang isali yung mga hindi mo kaano-ano. Maliwanag? Napabuntong hiningang tugon ko. Doon pansamantalang nagwakas ang aming usapan at naghari ang katahimikan sa aming sarili habang nasa kalagitnaan ng biyahe. Paglatag ng gabi ay nagsindi na ako ng maraming kandila sa aming bahay. Kaming dalawa lamang ng bunso kong kapatid ang nasa bahay dahil parehong nasa abroad ang aming mga magulang. Pagkaraan ng mahigit 2 linggo, ilang katao ang nabalitaang namatay sa magkaparehong paraan. Walang makapagsabi kung bakit naninigas na parang kahoy at yelo ang katawan ng mga biktima. Dahil doon ay maraming mga residente ang nababahala at napilitang lumikas ng aming bayan. Subalit makalipas lamang ng ilang araw ay nanibago ang otoridad dahil wala ng mga sumunod pang biktima. Biglang lumatag ang kapayapaan sa aming lugar hanggang sa lumipas ang isang buwan. Doon ko napatunayan na bumabalik nga sa aming lugar ang babaeng kahoy sa hating gabi tuwing lilipas ang 34 na taon. Nang ikwento ko yon sa mga barkada ay parang baha na dumalo ito sa buong bayan hanggang sa nabuhay ang kwentong kababalaghan sa aming lugar. At sa mga panahong yon, ang urban legend tungkol sa babaeng kahoy sa ating gabi ang patuloy na kinakatakutan at pinag-uusapan ng mga tao sa bayan namin. Kahit nawala na ito sa ngayon. Sa kabila ng mga natuklasan ko sa babaeng kahoy ay marami pa rin mga katanungan sa kanyang isipan ang hindi pa nabibigyan ng sagot tungkol sa pinagmulan nito at tunay nitong pagkatao. Gayunpaman ay hindi na ako umaasang matutuklasan ko pa ang lahat ng iyon. Doon ko naisip na may mga bagay sa mundo na mananatiling misteryo at hindi kailanman mabibigyan ng sagot. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at alam ko na napaka-misteryoso nito dahil hanggang ngayon ay marami pa rin katanungan sa isipan ko na hindi nasasagot. Gayunpaman ay maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Hiling ko ang pagdami at paglawak pa mismo ng inyong mga listeners na maabot ng inyong YouTube channel. Yours truly, Craig. Madalas kahit na meron tayong nakikitang mali sa ating paligid o nakakarinig tayo ng babala mula sa ibang tao ay hindi pa rin tayo naniniwala. Mas pinakikinggan natin kung ano ang ating paniniwalaan. Maganda na meron tayong paninindigan sa ating pinapaniwalaan, ngunit hindi rin po masama na kung minsan ay makinig tayo sa sinasabi ng ibang tao, lalo na kung concern lang naman sila sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka.
papadudut stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa papadudut stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa papadudut stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut stories. Papadudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.